I am Brother Clemente D. San Gabriel Jr., going 70 this coming December 2022. I've been a parishioner of this parish, Our Lady of Peace and Good Voyage Parish del Pantondo, since its inception, since it was established last 1971. Napakaganda po ng kasaysayan ng aming parokya. And I would like to share it to you, the rich and colorful history of our parish. Nagsimula po ito noong unang pagkakataon na bumisita ang mahal nating Santo Papa, Pope Paul VI, na ngayon ay isang ganap na santo ng simbahang Katoliko. Kailan? November 17, 1970. Siya ay umikot noong araw na iyon sa maraming bahagi ng Tondo, lalong-lalo na doon sa may bandang Bitas area, doon sa maraming mga may depressed area, tawagin natin na squatter area. Nag-almusal pa nga po siya sa isang mahirap at nagdarahop na pamilya doon. At noong papauwi na siya, pabalik na siya sa Papal Nuncio Palace o magmimisa doon sa Manila Cathedral, siya'y dumaan dyan sa North Harbor area na Road 10 ngayon at Saragossa, at wala pa po kasi yung flyover, at siya ay nagpunta dyan ng Del Pan Street. Aba, namangha siya. Bakit? Isang maraming tao, isang damakbak, napakaraming tao ang sumalubong sa kanya. Kaway dito, kaway doon, yung iba nakahubad, mga bata, mga matatanda, at siya'y namangha. Pinahinto niya yung pop mobile niya. No? At siya'y nagsabi, lumingalinga siya, natuwa siya, at siya'y nagsabi, "How I wish that a church be built here." Napaka-historical sapagkat pagkaraan noon. Eh siyempre, Santo Papa, ang sabi ng marami, pangungusap ng Diyos yan. Kaya nga, iniraos lang ang Pasko at ang kapistahan ng Santo Niño sa mga panahong yon. Kasakop pa rin itong aming parokya, hindi pa po parokya, sa parokya ng Santo Niño de Tondo. Nag-usap-usap at nagmamadali na pagkasundoan, March 16, 1971, itinatag na po ang parokya ng Our Lady of Peace and Good Voyage Parish. Marami nagsasabi, bakit daw po Our Lady of Peace and Good Voyage Parish? Yayamang mga Recoletos ang mga nangangasiwa dito. Ang naging analysis dito sa lugar namin, noong pang panahon ng 1971, marami mga nag-a-abroad, marami mga seaman, marami nagsa-Saudi, nagpupunta sa ibang bansa, mga pamilya, nasa mga anak, nasa ibang bansa. Ibig sabihin, sila'y nagta-travel. Kaya nga nung sinabi, Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, yun na, approved na sa lahat. Kaya nga na itatag to, March 16, 1971. Ngayon, saan ba yung unang-unang simbahan? Ay ba'y wala? Abay, yung aming parish priest na una, si Padre Jesus Sibihado, ay papasyal-pasyal lang at siya ay nagmimisa doon po sa kanto ng Sandico at Tagumpay Street. Kasi malapit sa pier doon. Yun. At may mga hiring hall yun. Yung hiring hall ba, mga estiba ba? Tumatanggap ng mga tabahador. Doon siya nagmimisa pagkalinggo. Abay, hindi pa pwedeng ganun. Naghanap ngayon ng mapagmimisaan, magiging simbahan na maayos, no? At alam nyo po, ang napakitang pwedeng gawing simbahan, isang public toilet doon po sa panulukan ng Matimtiman at Mithi Street. Kayag-kayag na ura-urada na yan ay ipinagawa. Tamang-tama, meron kaming isang parishioner, si Brother Remigio Bolivar. Siya'y may malaking hardware. Siya'y nag-donate ng mga simento, mga kahoy, mga plywood na itayo yung kapilya, yung simbahan na naglululan lamang ng siguro 50 katao.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Pakibati naman ng iyong katabi na magandang umaga. At ngayon po ay napakagandang umaga para sa atin, lalong-lalo na po sa pamilya Bonifacio, 59 years ng kanilang sacrament of matrimony. So, Kuya Roland, Ate Leoning, for 59 years na nagkasama kayo sa hirap at ginhawa. Palakpakan po natin sila. Mga kapatid, tayo na may inaanyayahan ng ating Panginoon na suriin ang sarili natin at tingnan, tayo ba ay mga tagasunod ni Kristo na talagang faithful sa Kanya? Sinusunod ba natin at ginagawa ba natin ang mission natin na ipahayag ang mabuting balita sa ating kapwa na walang pinipili para sa lahat talaga? Kaya hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon sa mga pagkakataon hindi tayo tunay na mga tagasunod niya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, ba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Inilalarawan ng Diyos ang Jerusalem tulad ng isang anak na matagal nang naghihirap.
ang Diyos ang kanyang magiging ina na buong pagmamahal na mag-aaruga sa kanya. Magiging maunlad, malakas at malusog muli ang Jerusalem. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat, maghalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin niyo ang kasaganahan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaluin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galap ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing, may lakas ang bisik. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan.
Isa na lamang ang ipinagmamalaki ni San Pablo ngayon. Ito'y walang iba kundi ang krus ni Jesucristo, ang krus na nagdulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang siya kong ipinagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutay patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuloy man o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos. Naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya, mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusuko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan na nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon
at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit, pakandadaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang iyon kaysa sa dinanas ng mga taga Sodoma. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Mga kapatid kay Kristo, mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kaya mo bang kantahin sa umaga? Yung pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. O lalo na pag Sunday, ano? Sunday halimbawa, ano pa magandang kanta sa Sunday? My beautiful Sunday, this is my beautiful day. Di po ba? No? So, if you will seek, kung talagang lagi tayong maghahanap ng motibo, ng reason to be happy, mayroon pong reason to be happy. Yun nga lang, kadalasan mas pinipili pa nating no, hanapin ang kalungkutan, hanapin ang kahirapan ng buhay, kaysa i-appreciate natin ang nilikha ng Diyos. So, we have reasons to be happy. Ang ating mga readings ngayon, first reading, second reading, saka yung atin, yung ebanghelyo natin, lagi sinasabi sa atin na dapat maging maggalak tayo. Dapat may kasiyahan tayo. No? Hanapin natin lagi sa buhay natin kung ano ikasisiyan natin, kung ano ikagagalak natin. Dahil dyan, nakikita natin mga kapatid, ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Hanapin lang natin, pagising pa lang natin sa umaga, Lord, please be with me. No? Hayaan natin ang ating Panginoon na samahan tayo sa araw-araw. Pagising pa lang sa umaga, Lord, please be with me. No? Hanapin natin ang kaligayahan na yan dahil nandyan lang yan. Kadalasan, hindi natin pinapansin o hindi natin tinatanggap. Mga kapatid, sa araw-araw na buhay natin, nararanasan natin na we want to be the best. O yung iba naman, they want to be the best also. No? So nagkakaroon tayo ng kompetisyon kadalasan. Pag naghahanap tayo ng trabaho, ano bang ginagawa natin? Di ba? Kailangan i-prepare natin yung mga credentials natin. No? Kailangan i-present mo yung ikaw ay cum laude, o magna cum laude, o kung ano-ano pang laude-laude dyan, no? Para sabihin na, oh, tanggapin niyo ako dahil ito ako, oh. Pakilala mo yung the best mo, di ba? Hindi mo naman siguro sabihin na, ay, hindi naman ako magaling, huwag niyo lang, tanggapin niyo ako, di. Pero kahit hindi ako magaling, tanggapin niyo lang ako, pwede bang ganon? No? So, pag naghahanap tayo ng trabaho, para nag-a-apply tayo, pinipresent natin ang sarili natin as the best para matanggap tayo. Dahil competition yan eh, no? Kung tayo naman ang may-ari, if you are the owner of a company o tayo yung employer,
Siyempre, kung gusto natin na yung mga nagtatrabaho sa atin ay the best din, kung nagtatrabaho sa ibang kumpanya, anong gagawin natin? Usually, di ba, mag-o-offer ka ng mas mataas pa na sweldo. Sasabihin mo na, ay, mas ano dito, mas maganda ang trabaho dito, mas okay dito, no? Secured ka dito. So, ikaw na owner o ikaw na employer, you want to present yourself also as the best. No? Ganyan naman talaga ang logic ng buhay natin. Pero ngayon, ang pinag-uusapan natin o pag-uusapan natin ay paano maging tagasunod ng ating Panginoon. Alam natin na pinadala niya, no? 72, 72 na mga disipulo pinadala niya to preach the gospel. Mga the best pa ito sila? Hindi. Hindi sila mga the best. Kung tayo, magpipresent tayo sa ating Panginoon, Lord, tinawag mo ako, I am not the best. Diba? Ganyan naman dapat eh. Dapat mayroon tayong humility sa harap ng ating Panginoon dahil wala lang naman talaga tayo kung wala ang ating Panginoon. So, hindi tayo dapat magyabang sa harap ng ating Panginoon that we are the best. Pwede pa ngang we are the worst eh. Pwede pa ngang we are the worst, but alam naman natin that the Lord can get something good from us. Kahit sabihin natin that we are nothing, but from that nothing comes good things dahil sa ating Panginoon. So yan dapat din ang ating attitude, no? Yan ang mga tagasunod ni Kristo. The Lord is not choosing, is not calling the best, no? Pero tinitingnan niya kung ano yung potential ng bawat isa sa atin. Kung talagang sabihin nga natin eh, pinipili tayo ng Diyos, dapat pipiliin din natin siya. No? So sa araw-araw sa buhay natin mga kapatid, lagi tayong pinipili ng ating Panginoon. Lagi niya tayong pinipili. Lagi niya tayong tinatawag. Ngunit kadalasan, hindi natin siya pinipili. Why? Dahil mayroon tayong ibang priorities sa buhay. Yung priorities natin kadalasan po ay hindi sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga kadalasan nawawala tayo sa tamang landas. Ngayon, ang tanong natin sa sarili natin kadalasan, kung susunod ba tayo sa ating Panginoon, ano namang mapapala natin? No? Ano namang mapapala natin? Di ba kadalasan yan ang tanong natin? Ano? Sa pag-aasawa, ganyan din ang nangyayari, di ba? No? Ate Luning, nung sinagot mo si Kuya Roland, natanong mo ba yung sarili mo, anong mapapala ko sa taong to? Siguro sinabi mo lang kagad na, ah, okay na to, gwapo naman eh. Pero sa kwento ni Ate Luning kahapon, one thing that struck me ay yung sabi niya, Father, ang hirap ng buhay namin noon. Muntik na kaming maghiwalay. Di po ba nangyari yan? Muntik na kaming maghiwalay. Sa hirap ng buhay. Tama ba yung narinig ko na para makapag-aral si Kuya Roland, kailangan mong magbenta ng lutuin, ng pananghalian or whatever, no? Para mapagpatuloy lang niya kanyang pag-aaral, no? So, nakita ko, sabi ko, kala ko ang rangya lang ng buhay ng mga to, no? Kaya ganyan tayo pag nakikita natin, para ang rangya ng buhay, pero kung titingnan pala na susuriin natin, ang dami na naman pala nilang pinagdaanan. Kaya nga, napasabi ako kahapon eh, ang 59 years nilang pagsasama, no, ay subok sa hirap, subok sa pagmamahalan, no? Subok dahil nalampasan nila ang lahat. Muntik na silang umagsak, pero kumapit sila sa Panginoon. No? Kumapit sila sa Panginoon. Kaya, laban lang.
Na nga po. Eh gusto na nga ni Kuya Roland na mag-celebrate na kagad ng Diamond eh. No? Kasi 1 year pa. May isang taon pa po. Ha? May isang taon pa para mag-celebrate ng Diamond. So, mga pagsubok sa atin yan. Tayo mga sumusunod kay Kristo, mga pagsubok yan. Dahil actually, sa pagsunod kay Kristo, hindi naman tayo pinangakuan ng Panginoon ng marangyang buhay. Diba ganyan din naman ang pinangako niya sa isa't isa bilang mag-asawa, no? Hindi niya naman pinangako sa, oh, magkasama tayo sa simbahan halimbawa, ano kinasal ko sa simbahan, no? Hindi naman sinabi na magsama kayo dahil marangya ang buhay, no? Magsama sa hirap at ginhawa. Ngayon ang ating Panginoon, hindi siya tulad ng ibang owners, no? O employers na nagsasabi, dito ka, tataasan ko yung sweldo mo. Hindi ganun ang ako sa atin ng Panginoon. Ang sabi pa nga dito sa ating ebanghelyo, alalahanin ninyo, ito'y babala sa inyo, na haharapin ninyo ay mga asong gubat. Para kayo mga kordero, na haharapin ninyo ang mga asong gubat. So isang babala yan na parang nakakatakot. Para bang sinasabi na, eh gusto mong sumunod kami sa inyo, tapos pahirapan mo naman pala ang buhay namin. No? Parang ganun. Kahit manilbihan sa simbahan, maglingkod sa simbahan, kung minsan marami po umaayaw, umaaray. Bakit? Ang sabi ng karamihan, yan na nga, tumutulong na nga tayo sa simbahan, pero pinagchichismisan naman tayo. No? Yan na nga, tumutulong na nga tayo sa simbahan, pero kung ano-ano pang pinagsasabi. Tapos yung pare, ang sungit pa. Pinapagalitan pa. No? So, mga ganyan, mga words actually, kuminsan masakit sa ating puso na marinig natin dahil sabi nga ng ating Panginoon eh, yan na eh. Pag nanilbihan tayo, pag naglingkod tayo sa Kanya, para tayong mga kordero, no, sa harap ng mga asong gubat. Kaya nga, kuminsan, pag naghihirap kami mga pare, o lalo na sa, I'm talking about myself, no? Pag medyo nahihirapan ng konti, pag medyo may sumisira, may gustong sumira, mga ganon, iniisip ko lang kaagad, ito ang sabi ng ating Panginoon, na dapat maging kordero kami sa harap ng mga asong gubat. Because the Lord actually did not promise us an easy life. Hindi po niya ipinangako sa atin ang madaling buhay. Ipinangako niya sa atin ay ang meaningful life. Yan ang ipinangako niya sa atin, meaningful life. Hindi lang yung convenient life, hindi lang yung easy-easy life, hindi yung relax-relax lang, no? But ipinangako niya sa atin ay meaningful life, makabuluhang buhay. Paano naman ito makabuluhang buhay? Paano naman ito meaningful life? Sa second reading, narinig natin, ano ba yun? I should be proud of the cross of Christ. Ang krus, iyan po ang nagbibigay sa atin ng meaningful life. Iyan bang sabihin natin, maglingkod tayo ng may kababaang loob, maglingkod tayo sa ngalan ng ating Panginoon. Iyan bang sinasabing, there is much joy in giving than in receiving. Diba? Alam natin yan. Ang mag-asawa, alam nila yan. No? Na dapat lagi nating isipin, wag yung lagi na lang isipin natin na anong makukuha ko sa'yo, pero anong maiaalay ko para sa'yo. At yan ang simbahan natin. Dapat lagi nating isipin kung anong maiaalay natin, huwag yung makukuha natin. Iyan ang paglilingkod sa Diyos. At iyan po ang meaningful life na sinasabi ng ating Panginoon. Dahil sa pagbibigay natin, hindi lang natin naaramdaman, o nararamdaman din naman natin siguro, na mas malaki ang biyaya na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. There's one example nga ng taong nagsabi sa isang pari, Father, ayoko na pong manilbihan sa simbahan. Ayoko na pong maglingkod sa simbahan. Parang ayoko na nga rin talagang magsimba. No? Ayoko na, bakit naman anak? Anong nangyari? O anong nangyayari?
Kasi po, Father, sa simbahan, lagi na lang pong mga masasamang tao ang nandiyan. Lalo na pong mga masungit, mga suplado, suplada, mga chismoso, chismosa, no? E mga hindi mabuting tao nandiyan sa simbahan. So ayoko nang mapabilang dyan. Sabi naman ng pari, tapos ka na sa iyong pangungumpisal. Okay. Tapos na sa pangungumpisal, iti ganito ang gagawin mo, ganito ang penance, ha? Kumuha ka ng isang basong tubig, lagyan mo ng punong-puno talaga ng tubig. At sa basong tubig na yan, iikot ka 10 times sa loob ng simbahan. 10 beses iikot ka sa loob ng simbahan. Pero dapat walang pumatak, walang mabuhos na tubig dyan sa baso na dala-dala mo, ha? Kaya pay attention, walang mabuhos na tubig, kahit isang patak, hindi dapat mabubuhos sa baso na yan. No? So yun nga ang ginawa ng tao, no? Umikot sa simbahan 10 times, talagang careful siya na hindi mabubuhos yung tubig. Pagkatapos, lumapit siya sa pari at sabi sa pari, o, kumusta? Sabi niya, Father, ang hirap pala, Father, pero nakayanan ko naman, Father. No? Walang nabuhos na ba, kahit isang patak. So, sa paggawa mo ng ganyan, may napansin ka ba sa iyong paligid? Mayroon bang masasamang tao sa iyong paligid? May nakita ka bang mga taong naninira sa iyo o nagsisiraan? Sabi niya, wala na pansin, Father, dahil dito lang ako nakatuon ng pansin ko ang atensyon ko dito sa baso ng tubig na huwag mabuhos. Sabi ng pari, naintindihan mo ba ang leksyon? Pag tayo po ay nakatuon ang pansin sa krus ni Kristo, pagpasok mo sa simbahan, ang krus ni Kristo lagi ang iyong hahanapin at dyan lagi nakatuon ang ating pansin, hindi mo mapapansin ang kasamaan ng ibang tao. Hindi mo mapapansin kung sino nira sa'yo. Iyan ang dapat natin laging gawin. Yan si Kristo ang dahilan kung bakit nandito tayo. Yan si Kristo ang dahilan kung bakit nagmamahal tayo. Yan si Kristo ang dahilan kung bakit naghihirap tayo. Yan si Kristo ang dahilan kung bakit naglilingkod tayo sa ating kapwa. He will never fail us. Dahil ba sa Kanya, aalis kayo ng simbahan? Dahil ba sa Kanya, ayaw nyo nang magsimba? Dahil ba sa Kanya, ayaw nyo maglingkod sa inyong kapwa? Tanungin nyo yan sarili nyo, dahil siya ang dahilan ng lahat sa atin. At dahil siya ang dahilan ng lahat sa atin, meaningful life, yan ang ibibigay niya sa atin. Kahit gaano man kahirap ang pagsubok, ang sabi niya sa atin, buhay na walang hanggan. Iyan po ang nakalaan para sa ating lahat. Live not an easy life, but live a meaningful life. And ang meaningful life na yan ay ang krus ni Kristo. Mahirap man siya, mabigat man siya, pero yan ang magdadala sa atin sa kaligtasan, sa kaligayahan, sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinararonan ng mga yamao, na may gantong araw na buhay na maguli,
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa asamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, patuloy ka nawang magsugo ng mga mabubuting manggagawa sa iyong ubasan. Taus-puso nawa naming paglingkuran ang iyong kawan upang patuloy naming maipahayag ng may tapang ang mabuting balita mo. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maisabuhay nawa ng mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan ang radikal na mensahe ng Ebanghelyo, hindi man sila maunawaan at kilalanin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Matanto nawa ng aming mga lingkod bayan na sila ay mga misyonero, tinawag upang maging buhay na saksi ng mabuting balita ng katotohanan sa politika, ekonomiya, industriya ng kalakaran, edukasyon, agham at komunikasyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang madama ang awa at pakikiisa mo, O Diyos, sa iyong kawan sa pamamagitan ng mga apostolado, ng mga misyonero, relyoso at relyosa, at huwag nawa silang panghinaan ng loob sa kabila ng pagtatakwil o pagtalikod ng mga taong nais nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maipahayag nawa ng bawat Kristiyanong pamilya si Jesus, kahit na ang krus ay mistulang mukha ng paghihirap at kahihiyan sa iilan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasumpong nawa ng kapayapaan at pagpapatawad ang mga kapatid naming yumao sa liwanag na dulot mo, O Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, may pagpatuloy nawa namin ang misyon ni Jesus upang kami maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa panalangin sa pagbabalikandog. Tayo pong lahat, tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalikandog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal, sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsiupo ang lahat. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyong ngalan, ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pag-iliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ang Espiritu Santo, ang iyong sambahin ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon sa pananahan ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ang kabiyak ng puso niya si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na si Santo Tomas, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng managkagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng Maslow. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At yung galing po sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Siya po ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit si isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Below and be.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinakinabang ay lubin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang mga paalala. Patuloy pa rin po ang panawagan ng ating simbahan para sa tulong tayo maging kamay ni Kristo para kay Kristo kung saan kayo po ay hinihigit o inaanyayaha na magdala o magbigay ng canned goods, noodles, bigas, asukal, kape, at iba pa o cash assistance. At ito po ay maaari po ninyong ialay sa ating mga banal na misa o kaya ay dalhin sa ating opisina. Paulit-ulit po natin itong pinapanawagan upang tayo ay patuloy na makatulong sa mga kapatid nating nangangailangan. Maraming salamat po. Hello. 59 years. Tagal din yun, ha? Inimbitahan ko po kayo dito, mag-asawa. Meron pa bang buhay na ninong tinang ninyo? Wala na? Ah, malalayo silang lahat. So noon, wala pang mga anak ninyong sumaksi 59 years ago. Kaya inimbitahan ko rin po ang mga anak, mga apo na kayo na maging saksi dito ngayon. It takes two to get married, but it takes three to continue and stay in a married life. Kaya hindi lang po dalawa, ngayon ang involved ngayon si Kristo din po to stay married and happily married with your children and also with your grandchildren. Kuya Roland at Ilunin, gayong kayo ay nagnanais na mag-iisang dibdib muli sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal na ginawa ninyo noong 59 years ago. Magharapan po kayo habang magkahawak ang kamay. Ayaw pa ba? Ate Luning, sumasangayon ka ba na maging asawa muli si Kuya Roland na narito ngayon alinsunod sa batas at mga laituntunin ng ating banal na simbahan? Ang lahat ng oras, Father. Buong puso mo ba siyang mubang ipinagkakalob sa kanyang iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap muli bilang asawa? Sa lahat ng oras, Father. Pinaghandaan? Kuya Roland, sumasangayon ka ba na maging asawa muli si Ate Luning na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? At ng oras, Father. Ganon din. May panlaban. Buong puso po ba ang pagkakalob mo sa kanya na iyong sarili bilang kanyang asawa? Sa lahat ng oras, Father. Parang tinuruan, ah. Pinag-isipan. Buong puso mo ba siyang tinatanggap muli bilang may bahay? Opo, Father. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't pinabasbasan muli
ang pagtataling puso na inyong pinagtipan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kailang palit na ba yan? Kung nabasbasan na rin. Nabasbasan na rin. I'd rather have bad times with you than good times with someone else. I'd rather be beside you in a storm than safe and warm by myself. I'd rather have bad hard times together than to have it easy apart. I'd rather have the one who holds my heart. Kung pinagandaan po ninyo ang araw na ito, lagi po din naman namin pinagandaan ang araw na ito. Lagi niyo sinasabi po ng mga anak ninyo sa inyo na hindi daw sila mapapagod at paulit-ulit po ninyo sabihin sa inyo maraming salamat at mahal na mahal nila kayo. Kami dito sa simbahan, yan din naman po ang ating tugon sa kanila, no? So palakpakan po natin muli ang mag-asawa. Thank you once again and congratulations. Magsitayo na po ang lahat. Yan po ay napakagandang inspirasyon para sa lahat ng mag-asawa. Ano? 59 years na po. So, kahit ako'y pari, 28 years pa lang akong kasal. No? So, maraming taon pa po ang gugulin para maabot ko yung 59 years na yan. No? Sana sa awa ng Diyos, sa grasya ng Diyos, tuloy-tuloy lang po tayo. Maglingkod sa isa't isa, magmahalan ng tunay. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magsigo kayo habang ginagawad ang pagbabaspas. Ama naming mapagpala, ipaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan
na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Paggamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.